Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Land Transportation Office na ipapasara mga medical clinic na nag-i-issue ng medical certificate kahit no-show o hindi dumaan sa physical examination ang mga kumukuha ng driver's license. Giit ni LTO Chief Jose Arthur Tugade, dapat dumaan sa tamang proseso ang isang aplikante upang masiguro ang road safety o kaligtasan sa pagmamaneho. Paalala ng opisyal, hindi karapatan ang pagkakaroon ng lisensya, kundi isang pribilehiyo lamang. Kamakailan, pinatawa ng LTO ng 60 araw na suspensyon at ipinasara ang isang clinic sa Bacolod City dahil gumagawa ng anomalya sa pagkuha ng lisensya. Isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Luzon grid kasunod ng forced outage ng ilang planta. Sa ulat ng NGCP, 5 sa mga power plant ang nagpatupad ng forced outage ngayong araw, habang 3 power plant naman ang limitado ang kapasidad. Dahil dito, manipis anila ang reserbang supply ng kuryente sa naturang grid. Epektibo ang yellow alert mula 1:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Samantala, nag-donate ang 86,000 HIV viral load testing cartridges ang Amerika sa Pilipinas kasabay ng paggunita ng World AIDS Day ngayong araw. Sa turnover ceremony, sinabi ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na layo nitong palakasin pa ang programa ng bansa hinggil sa HIV treatment. Nasa 85,000,000 piso ang halaga ng mga naturang donasyon. Samantala, binigyan din ni Carlson ang kahalagahan ng treatment sa people living with HIV. Ipapamahagi ang cartridges sa HIV treatment hubs and facilities sa bansa para sa testing requirements ng lahat ng mga pasyenteng sumasailalim sa HIV treatment sa loob ng 1 taon. Treatment as prevention is an effective strategy in many HIV programs globally. The science behind U equals U is clear. With HIV treatment, people living with HIV can no longer transmit the disease. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVEPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.